So guys, magpapalit tayo ng oxygen sensor, bank 1, sensor 1 ng Mitsubishi Mirage. Matagal ang problema to ni sir. I-check engine. So may lumabas na faulty nung inaskan natin. Dalawang code nakalagay, oxygen sensor, high voltage circuit saka low circuit. So dalawa. So nilinisan rin natin to. Pagkatapos natin linisan nung nakaraang linggo, nung kinabit natin, so hindi pa rin nawala yung faulty niya. Kaya ang suggest ko kay sir, napalitan na. So nung nakaraang araw bumalik si sir, may dala-dalang oxygen sensor na surplus. So same na same siya ng code ng original. Same na same siya ng code ng original. Tsaka yung surplus na bit-bit niya. So ayun, kinabit natin. Nung pagkabit ko at nung pagpinaandar ko siya, hindi nawala yung check engine, pero nawala yung isang code. So yung tira, low circuit voltage yung nakalagay, low voltage nakalagay. Yung high voltage circuit nawala. So kaya sabi ko kay sir, kailangan na po replacement na talaga sir. So kailangan na yung bago na bilhin natin para tuluyan nang mawala yung problema niyo pagdating sa oxygen sensor. So ayun guys, pinalitan na namin ni sir yung oxygen sensor niya. Ito yung luma niya na defective na. So yung oxygen sensor nakabit ko na sa kanyang sasakyan. Nung tinest natin, nawala. So ito guys, panoorin niyo yung video ko na nakatunayan na ayos na ayos na yung kanyang oxygen sensor at wala nang check engine. So ito guys. So magandang tanghali o magandang hapon guys. Si Jason po ng Jason Auto Garage. So mayroon po tayong gawa ngayon, Mitsubishi Mirage G4 automatic transmission. So ito po ay kanina ay ito po ay noong nakaraang PMS pa namin na may problema rito si Sir Michael, yung may-ari ng sasakyan na to. May problema siya, may check engine yung kanyang Mirage. So nung iniskan po natin, mayroong faulty po na yung lumabas sa scan natin ay oxygen sensor, bank 1, sensor 1. So high voltage saka low voltage na kalagay. So ito, nagpalit si sir ng bagong sensor, wala na siyang check engine, pero kailangan pa rin natin i-test drive kung ito ba ay babalik or tuluyan ang mawala. Kaya ito, tinitest drive ko, iniikot ko. So far wala pa naman, siyang hindi pa naman lumalabas. So mamaya ulit pagkatapos ko i-check, i-test drive, anayin ko ulit to scan. So ito medyo palitan na rin yung ano ni sir, shock, may ano na eh, kalampag na pag nadaan ng ano, nagdaan ng humps at saka lubak-lubak na maliliit. Pero pagdating sa makina, good na good pa yung makina ni sir, wala pang problema, maayos na maayos. Kasi palibasa, ano naman ni sir, alaga naman sa chainsaw oil, alaga naman sa maintenance. Ang mga palitin lang talaga niya is yung mga under chassis na. So gano'n naman talaga guys, yung pagdating sa under chassis talaga, katagalan bumibigay din talaga yan. Hindi porket hindi mo ginagamit, hindi na bibigay yan. Bibigay at bibigay yan sa katagalan. Pinapalitan talaga yan. So andito na ako sa gate. Ibabalik ko ulit sa loob. Bumalik natin ulit sa loob. Ikot-ikot lang tayo. Okay, pagkatapos, atras.
Atras natin. Atras. Tapos drive. Okay. So far so good siya. Sana magtuloy-tuloy. Tsaka ba, usually guys, dalawang ano na kasi, dalawang beses na kami nagpalit ng oxygen sensor ni sir. Yung isa is a surplus. So doon sa surplus, usually kasi dalawa yung lumabas na ano eh, na faulty nung oxygen sensor, low tsaka high eh. So yung nagpalit kami ng surplus, nawala yung high, yung low naman ang ano, yung naiwan. So kailangan talaga ni sir magpalit ng bagong oxygen sensor, bank 1 and sensor 1. So ito, wala nang faulty, wala, hindi na lumabas yung kanyang engine, check engine. So mamaya i-scan ulit natin. Pero na-scan ko na to eh, wala na eh. Zero fault na eh. No faults na siya. So sinigurado ko lang i-test drive, tinest drive ko na para sure na hindi na bumalik. So ayan. Makikita nyo nandyan ay yung echo. Ayan. So tabi tayo rito. Tatabi ko muna para i-scan ko ulit. Ayan. Saglit lang guys ha. So yun guys, pinatay ko, paandarin ulit natin. Ayan, lumabas na yung airbag, power steering, low pressure oil, oil low pressure, check engine, battery, ganyan. So paanda rin natin. Ayun, nawala na nga siya. So nawala na yung check engine, hindi na bumalik yung check engine. Gagawin natin, i-scan naman natin ngayon. So ito, i-scan natin. So ito guys, i-scan naman natin ngayon, i-sure natin na wala nang faulty o wala nang nakapending na na code dito sa ano, sa ECU, so sa computer box. So ito, okay, nakalagay OBD2. So okay, so nagpa-processing siya, so nagpa-processing siya. So nakalagay guys, DTCS in this ECU is 0. So i-okay natin read codes para dyan natin malalaman na ECU 1. Yun natin malalaman na wala talaga siyang faulty. Ayan. So nakalagay guys, the vehicle has no fault codes. So success yung ano, palit ng ano. Success yung palit ng oxygen sensor ni sir. So check natin sa isang CU2. Wala rin guys. So ayun. So maayos na. Maayos na yung oxygen sensor ni sir. Pwede na niya na ibiyahin ng malayuan. So ayun. So good na, okay na, wala nang problema, wala nang faulty, wala nang check engine. So siguraduhin natin, patay, sabay andar ulit natin. Okay, ayan. So ayun, ayos na, wala na. So ayun lang guys, maraming salamat. Follow nyo ako guys and like nyo po sa page ko, Jason Auto Garage. Ganun din po sa aking YouTube channel guys, Jason Auto Garage. Pa-subscribe na lang po, no? Maraming salamat guys. God bless and magandang hapon. Stay safe po. Salamat.